Solar, welcome back and it's Roll again for Solar Pinoy Info. So ngayon mga ka-solar, no, may nag-ask sa akin just recently na plano niyang bumili ng isang 12 volts 100 ampere hour battery AGM. So pinipili niya kung Livetap Sun, Sacred Sun or ano ba, Narada or Solar Sacred House, Solar Homes, Solar Homes. So, gusto niya malaman, mga kasolar, ano bang kayang pagganahin ito? Okay? Kasi gusto niya malaman kung anong limit na kanyang battery. Pwede ba siya sa mga electric fan? Take note, mga solar, AGM battery that is rated 12 volts, 100 ampere hour. So, yan ang ating tutuklasin ngayon para alam mo kung hanggang kailan, hanggang saan, hihinga ang battery mo. Okay mga lods, here we go! Solar, here we go. Ito ang ating deep cycle battery, which is considered as lead acid because sa video na to, lead acid muna tayo mga kasolar. So it is rated at 12 volts, 100 ampere. So before tayo mag-calculate, no, alamin muna natin yung total power na stored power capacity nito. So, by estimating the total power, just simply multiply mga loads ng 12 volts by 100 times time. No? That is roughly 12 volts times 100 times time. Time yan. Kasi may hour eh. Ampere hour yan eh. 100 ampere hour. So, that is 1,200 ampere hour. So, take note mga ka-solar, considering yung battery ito isang lead acid. Deep cycle lead acid battery. Kasi bawat battery mga solar is mayroong iba't ibang characteristic depending on the chemicals used in it. No? Sa lithium, sa LiFePO, iba din. So today, this is a lead acid deep cycle battery. So meron tayo dyan, mga Narada, Sacred Solar, Sacred Sun, and Solar Homes. So, sa lead acid kasi mga solar, para sa akin, meron itong safe factor na dapat mong malaman. And that is the depth of discharge. So, yan ang aking pinaka basis ng aking calculation. Safe factor. Meron ka dapat safe factor dito. This only allowed to have a depth of discharge around 50%. So, that is why mga kasolar, minumultiply ko yan ng 50% for the depth of discharge. So, just simply multiply 50%. 1,200 times 50% is equal to 600 watt hour. So take note mga lods, itong supply na to is the safest discharge na kaya mong gawin. Ideally yan. Although pwede yan isagad up to 80%, but it's not healthy para sa battery na ganitong klase. Kasi mayroon niyang mga memory effect, magkakaroon ng sulfation sa ilalim ng batteries, and eventually, yung battery health niyan, if lagi siyang nadi-discharge na around 80 to 90%, is magkakaroon ng hindi na yung magiging healthy yung battery, yung state of health niya. So maybe 90%, 80%, it will eventually degrade after, no? At a matter of cycles kung lagi siyang nadi-discharge. So ito na tayo, that is a 600 watt hours. So dito yung magiging basis yung calculations natin mga loads. Okay? So, the hours of the battery. So, i-consider natin mga pala mga loads, no? Yung working battery hours, working cycle niya daily. Kasi yung battery, hindi naman yung gumagana everyday. Meron yung time na nag-charge, meron yung time na siya yung nagsosolder ng mga load. And that is the, kung walang solar panel, eventually, siya yung nag-handle, nagsosolder ng lahat ng mga load. So, considering mga loads na yung solar panel natin is gumagana from 9 a.m. to 4 p.m. So, yung battery mo ang mag-shoulder ng lahat ng mga load mo from 4 p.m. to 9 a.m. So, tingnan mga loads sa 4 p.m. in the afternoon yan. Diretso ng gabi hanggang bukas ng umaga 9 a.m. Kasi sa 8 a.m. di pa ganun kalakas yung ating araw. Okay? So, dapat yung battery mo na 12 volts, 100 Ah, makatawid hanggang doon sa 9 a.m.
morning. So this includes your lightings, which is used commonly sa 12 midnight, pinapatay na yung mga ilaw na yan. Kasi tulog na, isa na lang yung pinapaiwan. And then yung wifi, yung electric fan, kung meron ng electric fan. And then also yung other load. So basically, yung loads, ito muna yung i-check natin kung hanggang saan siya kaya. Because 9 a.m. to 4 p.m., that will be shouldered by your solar panels. And your battery in this moment is nag-charge. Okay? Okay, mga loads. Here we go now. Let's go now to the 600 watt hour. Kung anong hanggang kaya, anong lang ang kaya nito. Okay, let's take into consideration your 600 watt hour stored power for your battery. Okay? Battery. Okay, mga lods. So, assuming meron kang 5-6 na 6 watts na ilaw, which is commonly used at 6 hours a day. So, that is 6 by 6 by 6. That is roughly around, ilan ba ito mga lods? Wait. 216 watt hour. So, sa ilaw pa lang, ma-minus mo na yung 600 mo to 216. So, meron kang natitirang 384 watt hour. So, assuming mga lods, meron ka namang isang electric fan. Electric fan na. Kasi pwede naman to sa electric fan, itong ganitong battery na to. Which is rated at 60 watts. 60 watts. 60 watts. At ilang oras ba nag-electric fan yung mga tao, no? Possibly by 5 or by 6 hours. So dito, Lods, ano na lang natin? 5 hours na lang. 5 hours. It's just 5 hours. So 384 minus 300 watt hours. Sa gabi ka lang, nag-electric fan na kasi pampatulog mo lang electric fan mo. So it is 84 watt hours na lang yung tira mo. So again, yung cellphone natin na tatlo. 3 by 24 is 72. Okay. 12 watt hours na lang yung tira sa battery. So your battery, mga solar, yung 12 volts 100 ampere hour mo is good only to light anim na 6 watts na ilaw 6 hours a day, and then 60 watts na electric fan 5 hours. Ang ating conclusion, no? Theoretically, at it should be ganyan, no? Actually, pwede siyang mag-extend from that calculations. But the problem is, mga loads, pag in-extend mo yan, hindi yan advisable in our daily usage ng battery mo. Because as an AGM, dapat yung safe factor mo dyan is around only 50%. Although sometimes pwede mo siyang isagad up to 80%, but it's not healthy. Because magkakaroon ng, yung mga lead acid kasi nagkakaroon ng sulfation lang every time na di-discharge yung battery. And the worst case nun, pag hindi niya na-recover yung sulfation. So, that's my only advice. It's only 600 watt hours daily. So, yung kaya lang ng, as I've said earlier, yung kaya niyang lang niyang gawin o i-power up, is it is only good to have 6 na ilaw with 6 watts running at 6 hours a day from 5 p.m. or 6 p.m. to 12 midnight, no? And then an electric fan for just 5 hours. 60 watts electric fan. So, pwede mo naman siyang extend, no? Maybe 7 hours electric fan. Ilagay mo lang siya sa number 1 na setting. Kasi 60 watts. Or gumamit ka na isang maliit na electric fan which is rated at mas lower rating, wattage rating. Then, tatlong cellphone na 24 watts. So, yun ang ating estimate, mga load. So, kung meron kang 12 volts na 100 ampere hours dyan, alam mo na kung hanggang saan na yung battery mo. And again, thank you mga lords, and see you in the next video, mga kasolar.